At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito ang isa na namang kwento na pinamagatang Troublemaker sa pagkikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Ah, Kap, pinagtimpla na kita ng kape mo. Nakao, maraming salamat, Veronica. Napakabait mo talaga. At napakasiksi pa. Kap, yung mga mata mo, nakatitig na naman sa dibdib ko at sa ano ko. Napakaswerte talaga ni Rudolph. Dahil nagkaroon siya ng asawang napakasiksi. Tumigil ka na nga dyan, Kap. Baka makita na naman tayo ni Aling Punyang. Pagsasalita na naman ako ng kung ano-ano. Baka mamaya maniwala na yung asawa ko na nakipagrelasyon ako sa'yo. Alam mo, Veronica, mahal na mahal kita. Mamamatay ako kapag nawala ka sa paningin ka. Ako rin, Kape. Ewan ko ba kung bakit ako na-inlove sa'yo kahit matanda ka na. Ramdam na ramdam ko pa rin ang kakisigan mo. Pag ganun ba, nakaw, sa sinabi mo nga na, parang nag-init ang aking damdamin, nag-aalab. Oops, Kap, hindi pwede ngayon. Huwag muna. Bakit naman hindi pwede? Di ba wala si Rudolph at wala rin si Punyang ngayon? Nakipaglibing doon sa pinsan niyang namatay. Si Piping Marciliano. Hindi pwede talaga ngayon. Kasi may dalaw ako. Kaya sa ibang araw na lang ha. Tiisin mo muna yan. O kaya'y ikis-kis mo na lang sa pader. Veronica, ano yun? Parang may tao sa likod. Parang naninili. Sandali ha, titignan ko. Sige, tignan mo. Nakaw, may tumagbo palayo. Sino yun? Nakita mo ba? Kap, si Buisi Buyas. Ayun, tumakbo na. Lumayo na siya. Buisit ang Buisi Buyas na yun ah. Palagay ko, narinig niya lahat ang pinag-usapan natin. Nakaw, malaking problema na naman ito. Baka ipagkakalat ang narinig niya. Kuya, nandito ka na pala. Kumusta ang session ninyo tungkol sa serbisyo ng electric cooperative? Dahil laging nagbra-brown out dito sa atin. Nakakapagod at nakakainis. Pero kailangan talaga ang tiyaga para gawin nila ng paraan ang madalas na brown out. Aalis ka ba kaagad, kuya? Hindi. Magpapahinga ako ng dalawang araw, kaya papupuntahin ko rito si Tintin para magpamasahe ako at makarelax ng kaunti ang katawan at isipan ko. Nako, kuya. Mabuti kung pupunta yun dito. Bakit naman hindi? Ipapaalam ko siya kay Pineng at siguradong papayagan yun kaagad kapag ako ang nakipag-usap. Siguradong papayag si Pineng o kaya si Adonis. Pero si Tintin, ewan, baka ayaw niya. Bakit naman ayaw? Nagtatampo ba siya sa akin dahil matagal nang hindi ko pa naibibigay yung request niyang electric fund sa classroom niya? Ganun ba? Ewan ko, kuya. Basta may nangyayari na hindi mo na alam. May sinasabi ka ba, Punyang? Wala, kuya. Wala. Sige, magpahinga ka na at ipagluluto kita ng paborito mong ulam, ha, kuya? Bakit kaya sinabi ni Punyang na baka ayaw ni Tintin na pumunta rito? Anong dahilan? Alam ko na, baka nagtatampo lang siya sa akin. Kailangan mapagbigyan ko ang hiling niya. Bibili ako ng electric fan para sa classroom niya. Para matanggal ang tampo niya sa akin.
Kagawad, Asyong, kagawad. Oo, bakit? Bakit, boy? Ba'no bang nangyayari sa'yo? Para kang hinahabol ng mga nakatakas na demonyo sa preso. Eh, kagawad, may bago akong ibabalita sa'yo. Sariwa ito. Eh, wala pang ibang nakakaalam. Eh, ano bang balita yun, ha, boy? Tungkol saan yan? Tungkol ba yan kay Francine Diaz at si Orin San Lemon? Eh, kagawad, narinig kong nag-usap sila Kapitan at Veronica. Talagang may liim pala silang relasyon. Ano? Ay, totoo ba yung sinasabi mo, boy, ha? Totoo ba yan? Eh, oo, kagawad, totoo. Dinig ko na nagmamahalan sila. Uy, ano pa yung mga narinig mo, ha? Kay Kapitan Karyong. Ano pa? Sabihin mo lang sa akin. Sige na. Eh, wala na. Dahil nakalata silang pinapakinggan ko, kaya tumagbo na ako. Tintin! Tintin! Nandiyan ka ba? Tao po! Tintin! Opo! Nandito po ako, Aling Bibang! Sandali lang po, nandiyan na! Oh, Aling Bibang! Bakit ka nagpunta rito? Anong kailangan mo? Ah, halika, pumasok ka muna. Ah, salamat. Maupo ka muna. Magtitimpla ako ng kape. Ay nako, wag na, Tintin. Nagpunta lamang ako dito dahil may pinapatanong si Vice Mayor Agaton. Ha? Eh, ano pong pinapatanong niya sa inyo, Aling Bibang? Eh, tinatanong sa akin kung may alam daw ako. Kung bakit parang nagtatampo ka daw sa kanya. Eh, sabi ko, wala akong alam. Kaya ako nagpunta rito para sabihin sa iyo ang mga sinabi sa akin. Ay, nako. Ang matandang yun talaga, oo. Parang hindi makaintindi. Marami na nga siyang message sa akin. Isinasagot ko naman. Sabi ko, kalimutan na niya ako dahil ayaw ko nang makipagrelasyon uli sa kanya. Dahil nakukonsensya na ako eh. Parang niluloko ko na yung bago kong boyfriend. Ay nako, hindi kaya ang totoong dahilan ay na-inlove ka na rin kay Kapitan? Shhh! Huwag kayong maingay, Aling Bibang. Baka may makarinig sa inyo. Ay nako, Tintin. Mag-ingat ka. Baka kung malaman niyang nakipagrelasyon ka kay Kapitan eh, mag-away silang dalawa at baka magpatayan pa. Aling Bibang? Oo, Tintin. Ito ah, payong kaibigan lang. Tumigil ka na dyan sa ginagawa mo. Putulin mo na ang pakikipagrelasyon sa kanilang dalawa. Ang hiling mo rin talaga sa mga senior citizen. Pare Azyong, bakit mo ako pinatawag kay Sibuyas? Ano bang pag-uusapan natin? Ay nako, napakahalaga ang pag-uusapan natin, pare nga daw. Kaya kita pinatawag kay Boy Sibuyas. Tungkol saan ba ang pag-uusapan natin? Bakit malapit na nga magtakip si Limay? Pinapunta mo pa ako dito? Eh, pare, tulad ng sinabi ko, napakahalaga ng pag-uusapan natin ngayon. Makinig ka at kailangan maintindihan mong mabuti itong sasabihin ko. Sige, makikinig akong mabuti. At ano ba yun, ha, pare? Pare, pinagmanman ko na naman si Boy doon sa barangay hall. At meron na naman siyang nadiskubre. Ay nako, pare. May sandata na naman tayo para mapatalsik na sa posisyon ng buwisit na karyong na yon. Kasama ang kulasisi niya. Ha! Matutuloy na. Ha? Na mag-uuay si ka.
Teka, pare. Ikwento mo na lang kung ano yun. Nabibitin na ako eh. Sandali lang. Nagtatawagin ko si Boy. At siya na mismo ang magkukwento sa'yo kung anong na-discover niya. Sandali lang ha. Boy! Alika nga rito at ikaw lang magkwento kay paring Adong kung ano ang bagong na-discover mo. Bilisan mo, Boy! Maraming salamat sa iyo, ha? Electric fan lang ang nire-request ko sana kay Vice Mayor. Pero, ang tagal niyang magbigay. Pero ikaw, aircon na solar. Huwag mo nang ipagsasabi sa iba na ako ang nagbigay niyan, ha? Ayaw ko kasing mainitan ka dito sa classroom, ha? Ang bait-bait mo talaga, Kap. Di nakapagtataka kung mainlove sa iyo ang nagiging sekretarya mo sa barangay. Tinten, pwede bang humingi ng isang kislan para makaalis na ikaw? Mamaya ka pa umalis, Kap. Dito ka pa. Magkwentuhan muna tayo, tutal. Wala pa ang mga bata. Ilala ko ang pinto. Baka gusto mong masahiin kita bago ka umalis. Totoo, Tinten. Sige, masahiin mo ka. Magubad ka na. Stay, Kwan. Masahihin mo na ako. Sige, Kap. Maghuhubad na ako. Mamasahiin na kita. Sa magkatuwede, totoong may relasyon sila Karyong at si Veronica? Ganun ba? Oo, kagawad, Adong. Dinig na dinig ko ang usapan nila. At nang maghahalikan na sana, nahalatan nila ako. Nakamasid doon. Nakikinig sa kanila. Kaya tumag muna ako. Pero dinig na dinig ko ang lahat ng usapan nila. Ganun ba? Oo, at hindi lang yung pare ha. Kung malalaman nyo na ba si Mayor Agataon, baka mabaril niya si Karyo. At hindi lang yan. Baka si Rudolph mismo ang papatay kay Kapitan Karyo. Alako, malaking iskandalo ito. Kahit hindi na siya papatayin eh, mamamatay na siya sa problema. Aatakihin na naman siya at siguradong matitigok na siya, pare. At kung mangyari yon eh, siguradong ako na ang kapitan. Oo. Delikado ito. Baka ipagsasabi ni Boy Sibuyas na yung narinig niyang pinag-usapan namin ni Veronica. Nakao, ano kayang gagawin ka? Kailangan makapag-isip kami ni Veronica. Kapitan! Itinarako ay si Rudolph. Nandyan na siya. Baka nakarating na si kanyang napag-usapan namin ni Veronica. Naniwala. Nakao, sana manatiling mapaniwala namin siya na nagtuturingan lang kaming parang tunay na magama. Mabuti naman at inabutan kita dito, Kap. May importante akong sasabihin sa iyo eh. Rudolph, naku, delikado ito. Baka nakarating na si kanyang usapan namin ni Veronica kanina. Baka bigla niya akong saksakin ito. Nakao, mamamatay na ako. Kap,
Napakahirap itong pisan order sa barangay natin eh. Eh, kaya kailangan eh, matutukan natin ito eh. Magtulungan sana ang lahat ng mga kagawad para dito. Rudolph, alam kong matalino ka. Kayang-kaya mo yan. Ipakita mo sa kagawad na asyong na yon na kaya mo. Dahil sila lagi ni kagawad adong ang bumabati ko sa'yo. Sabi nila, wala ka raw kwintang barangay administrator. Hindi mo raw kayang pangatawanan ang posisyon mo. Eh, kaya ko kung naman, Kap. Eh, kaya lang eh, nahihirapan ako. Lalo na at, tatlo lang ang CBO natin. Tatatlo na nga sila. Eh, abunoy pa. Naku, Kap. Napakahirap talaga nitong kalagayan ko. Eh, alam mo, Rodolph. Wala tayong iba pang pagkukuhanan ng CBO. Eh, sa liit ba naman ng honorario, eh, may makukuha pa ba tayo? Nako, wala na. Kaya diskartehan mo na yan. May tiwala ako sa iyo, Rudolph. Kaya ikaw ang inilagay kong barangay administrator. Eh, salamat sa tiwala mo sa akin, Kap. Eh, sige. Tatanggapin ko ang hamon na yan. Pero, bahala kang magpaliwanag sa asawa ko, ha? Kung sakaling lagi akong wala sa bahay. Eh, oh, Rudolph! Ako nang bahala kay Veronica. Basta gawin mo ang lahat ng iyong makakaya para mapatahimik ang ating barangay. Sa'yo? Bakit para kang hinahabol ng 10 diablo? Nako, Veronica. Ito na nga ba yung sinasabi ko sa'yo? Heto, tignan mo ang kumakalat sa social media. Bakit? Ano ba yan, Pining? Nagkabalikan na sina Daniel at Kathleen? Hindi. Ito, tignan mo. Picture ninyo ni Kapitan. At ang sabi nila, may lihim daw kayong relasyon. Nako! Sino ang nag-post niyan, Pining? Sino? Hindi ko nga alam eh. Basta bigla ko na lamang nakita. Naka 8,000 views na at 200 share na ito. Naku, delikado ito. Baka ito na ang mitsa ng pag-aaway-away nila Rudolph, Vice Mayor Agaton at Kapitan. Lalong lalala ang sitwasyon. Ang mga walang hiya? Busy talaga ang buisibuyas na yun. Siguradong siya ang nagpakalat niyan. Siya lang naman ang nakita kong galing dito sa barangay hall kahapon na. Veronica, kailangan makausap mo na kaagad ang asawa mo. Baka mabasa niya ito. O sige, sige. Ako na ang bahala sa kanya. Paano kung makarating na rin kay Aling Punyang ito? Nako, lalong masisira ang karangalan mo. Dahil hindi ka naman titigilan. Kahit saan ka makita, bubulyawan ka. Sasabihin, kabait ka ni Kapitan. Hindi naman totoo yan eh. Kaya kung hindi nila mapapatunayan, isusumbong ko sila kay Senador Idol Jubino. Ididimanda ko sila, Pining. Mabuti naman at dumating ka na, Karyo. Kailangang magpaliwanag ka ngayon. Punyang, ano na naman ang sinasabing may papaliwanag ka? Tigilan mo na nga ka. Ang dami ko ng problema sa barangay. Huwag mo nang dagdagan, Punyang. Parang awa mo na. Hindi yan. Ito, tignan mo ang mga nag-viral ngayon sa social media. Tignan mo. Ano ba yan nasa social media? Yung tungkol kay Francine Diaz, nakao, alam ko na yan, Punyag. Ito, Karyong, may picture kayo ni Veronica. At ayon sa post, may lihim na naman daw kayong relasyon. Ano? Nako, walang katotohanan yan. Paninira lang yan nila sa akin. Parang hindi ka na nasanay sa mga ganyan.
Eh, lagi na lang yung ginagawa yan na sa akin, ha? Sinungaling ka, Karyong. Sinungaling. Harap-harapan na ang panluloko mo sa akin. Hayop ka. Talagang puputulin na iyang batutan mo. Dahil sobrang nagbatulas. Una, si Kulasa. Tapos si Shirley. Si Veronica. Si Tintin. At pati si Viva ang pinatulan mo. Ngayon, binabalikan mo na naman si Veronica. Ano ka mo, aling punyang? Pakiulit nga. Rudolph! Mabuti naman at nandito ka. Para magkaalaman na! Rudolph, Ekwan, huwag kayong maniwala dyan. Hindi totoo yan. Hindi! Aamin kaya si Kapitan Karyong na totoong may lihim silang relasyon ni Veronica? Mga giliw naming tagapaginig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Troublemaker! Sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!